PMS. Apa namanya PMS? Pulmonary motor function of yang sensory. Okay. What if the apply that for sa kamot? Sabi niya ng P, pulse. Check na to ang pulso. Kung okay pang steady pang pulso, it means maayo pa ang circulation sa tugoan na. Motor, motor function. Sir, paliyok ito po. Lihok siya mong tudlok. Kung maliyok-lihok pa niya, it means okay pa ang that circulation. Sir, ma-feel niyo? Ma-feel niyo ako tudlok? Oh, sensory. Yes, sir. Ma-feel pa na ako. It means maayo pa ang circulation na na. Kung di mo nimo ma-feel ang pulso, hindi na lang muliyok yung kamot, tikin yung kasapil sa imong kuhan, pag-ana sa imong tudlo, it means, hinay na ang circulation. It means, hugot ra kaayo. So, dapat, walaw kan loakan sa to promote blood circulation. Na ang last, capillary refill test. So, parin itong tudlo ninyo? Nilpet, islita na siya. So, within 1 to 2 seconds, dapat, ang puti niya, bali ko, pula. Kaya kung dugay na siya, more than 2 seconds siya ni balik ko pula, it means tingay na blood circulation niya. Okay, so kung ito ba, capillary refill test. Depends na to, less than 2 seconds, bumalik ang pagkakuha. Okay, next. Okay, tourniquet pain. So, tourniquet hurt when applied effectively. So, i-explain na siya ng pasyente. Sir, sakit lagi kayong paghugot ni mo. Sakit mo ang pahugtan, di ba? So, i-explain na sa pasyente na, sir, normal na na sa sir. Imo bang gi-impit ang pag-circulate sa dugo. Next, pain does not mean you should take the tourniquet off. So, sabutan, sir, sakit naman, sir. Ato nung tangtama ng tourniquet. So, ayaw sa tangtama. Kundi, panuagan lang gamay. Okay? Ano na itong purpose sa tourniquet? To control the bleeding. Next, so once paramedic alive, you will treat the pain with medication. Okay, next. So, objectives. Na-identify na ito ang different types of wounds. Diba? Diba? Ang saka itong types of wounds? Open wound. Open wound. Then under sa open, ang saka ito? Na-incision, abrasion, laceration, evisceration. Ang saka ito? Auto-addition. Okay. Explain the principles behind the first aid interventions. Apply first aid to the person, then recognize the life-threatening bleeding. Kung saan ko mga life-threatening bleeding? Ito mga kuya na bleeding na rin. Kung saan ito? Ito na? Sirit-sirit. Nagbanaw ang dugo. Kung saan ko na ito, control bleeding, CG of dugo. Diba? So, auto yung mga life-threatening bleeding. Next. So additional day sa tourniquet, dili gyud ta as in advice sa mo gamit yun ana. Only the nurse or katong mga doctor ang mas naswito yun ana. Ang kanang tourniquet, ma-apply yun na siya kung katong kasirit-sirit na yun. Okay? So, burns. So, objectives. After completing this session, the participants will be able to, kamo, recognize the various types of burns. Apply appropriate first aid to victims of burn injuries. So, kinsa may nalapasok na dire? Kinsa may hilig magluto dire? Kami, di ba, mga pasok mo yun na no? Sa mantika. No, yung tong discussion ka. Next, sir, palihog. Due to large amounts of heat energy absorbed by the skin, very painful, can cause scary, severe burns, or lead to death. Recognizing type of burn, then correct first aid. So, next. So, types of burns. First degree burn, superficial. Second degree burn, partial thickness. Third degree burn, full thickness. Then last, fourth degree burn, full thickness involving the bones, fat, or muscles. I say next, sir. I say next. So, dapat question. Sa kanang upat ka degree, asa diha ang pinakasakit? Fourth. Unsa pa? Third. Sige, makita na nato uron. Kung kana ba ang mas sakit? Char. Asa yung organ? Next. Alright, cheeks, paa. Leg.
First degree burns, redness, no blisters, painful, can be swollen. What's the best example sa first degree burns? Ha? Ano sa mga? Pwede? Sunod? Ano sa pa? Sa tambunso? Okay. Ano sa pa? Nalakwaan? Okay. Atong intimate hand sa first degree of burns, walay blisters. Kung mumiksan ng mantika na, may tayong namuburot siya, di ba? Unsa man na ang blisters, muna siya itong muburot niya magtubig. The best example ng first degree burns, kanangara siya sa kuwan ng buwa sa sunburn. So, muna siya ang the best example sa first degree burns. Ah, okay. Mauni-mauni, next. Oh, mauni siya. Second degree burns. Moist, redness, swollen, has blisters. Very painful. Okay. Diba? Nanay blister ang second degree burns. At upa na siyang buslutan, pabuthon, manggigil ang ginagot kamot na. Dili na nato buthon kay sa mod kahapdos then nakahimo na nung tap opening di ba sa burp sa wounds unsa man nato ginaprevent infection basta nagan ni tay open wounds ato dun na siya i-prevent infection kay nato yung ones nga nabalita ang siguro to nga nay bata nga iyang na nababukan og tubig init yang mama karon iyahan na sa na ka ng yes na iyahan na bubudyo sa iyahang lawas karon nagsabot-sabot na ang bata gihumol siya dito sa tubig nga kanang gani sa uwan kanang pundo na ba nananay ka ng mga uyong-uyong mamana siya then kanto mo'y namatiyan sa bata kay tungod sa infection hugaw naman na tubig. So, kung naman dito yung mga open wounds, kailangan i-prevent na ito siya sa infection. Okay, next. Third degree burns. Dry, leathery, white, dark brown, or char. Hard to touch. Then, numb. Sakit ba? Dili. Numb naman. Manhim na. Manhim na, no? Masanaanat na ka sakit, no? Manhim na. Okay, so dili siya sakit. Ang masakit ang first, second. Okay, next. Oy, saan yung chorizo? Fourth degree burns. Injury, ayun, kapahay moral. Money burns. Snacks. Okay, after ano, atong snacks na. Money burns. Okay. Injury extends to all layers of the skin. Tanawa. Laong na kayo, no? Unsa ganito ang skin? Dermis, epidermis, di ba? Balik sa yan. So, na, abot na gitsa sa bukong. Okay. Often, there is no pain. Wala na yung sakit. Wala na sakit. Kaya na nga, guba naman itong mga katong mga pain yung sitawagan na, sir? Oh, pain receptors na to. Okay? Burnt area is stiff. Healing typically does not occur on its own. Dili na siya mayo-ayo. Diba? Dili na natong madaong burn ointment. So, injury to deeper tissues such as muscle, tendons, or bones. Unsa may case, ani? Ano na yung nani siya? Sunog? Unsa pa? Before sa yung tabuhang mag, ato sa jol, i-check ang lugar. Oh sir, so it's really dritso ha. What is nana sa kasada? Dritso ng kalamba. Oh, duhan na mo. So, every day na ito mukuha na approach sa akong victim. First, PPE. Diba? Second, ang sa isunod, siyanta sa itong lugar. Safe pa siya. Then third, magpailaila. Nga nung magsuot mo tag PPE? What if GTP na itong kuwanti ha? Or naan ka ng na-injured kay blood, nasa bloodborne diseases? Ano sa may mga opening na ito? Nga ka ng acto masuot sa ka ng way. Like for example, blood. Kita, isa nakita ng mga salida nga ka ng bahin sa medical.
kaliwat. Okay, kung ang lahat kani masud sa tong mata, or masud sa tong baba, like ang physical ta diha. Ah, zombie. Nawa kibaw na din sakit ng tawhana. Zombie. Mataktan ka. So kailangan protect yourself first. Either lakay goggles or mask. Naan naman dyan yung mask na itong gloves. Okay? Protect yourself first as a first aider. Okay. Second, kato. Observe the surroundings ni mo. Okay? Ay, magpailaila. Okay? Para mo sa ligid. Sa pagkamagliha. Now, huwag ka nagpailaila. Sito na ikaw first aid. Nga ang mga tao, lakibaw. Dito mo kagamag, di ba ka magulatahan diha? Butbuot man ka. So, magpailaila, yun. Okay, next. Tabian na nga mo, no? Okay, dito, sir. Balik ka sa sir. Remove clothing over burned area except if stuck to the skin. Nga nung i-remove mo na to? Ay, look, cheeks. Yan na, i-remove ka ni. No, i-remove na to. Ang katong wala ni Philip. Nasamad. Ikaw daw, napasok ka niya. Ipilit ang kuwan ni Paxiton. Pastet. Auto, full kill. Full kill pa din. Ha? Kitang unod. Nadungod ka niya, injury. So, kailangan. Nasa'to na maring makaya na itong remove. Pero ba kung ipilit na yun, ayaw ninyo ang tanga. Ang doktor na yung nasa na ito. Okay, meron sa kagad area, low temperature water. So, hugasan, gihapon na ito. Dili ka lang mong dawa. Ang sumuter na. Samot. Next. Apply burn ointment and toothpaste. Ah, hindi ay. Napay toothpaste? May butang kasunod? Wala. Kasagaran ko sa mga itong first aid sa balay. Toothpaste mo din, no? Ha? Toothpaste, suka, asin, at saka. Magkinilaw na tayo. Dili na tumutangan o toothpaste. Kaya naman, napay chemical ang toothpaste? Naa, di ba? Yes, makakuha siya kay Bugnaw lagi. Pero what if makasamot na siya? Kaya na yung chemical. Okay, so tag na, apply for ointment. Pero kung sa third or fourth degree, di na siya madawa ointment, no? Asa mo ka magbutaw ointment sa buko? Nadawa siya sa first or second. Na, first aid for second and first degree burns. So, encourage victim to drink plenty of liquids. Kaya anong painom na itong tubig? Init ba yan, no? Kay burn, na-burn ba ka? So, init dyan na ito ang lawas, ana. So, painom na ito para dili pa dehydrate na itong patient. So, do not treat blisters of second degree burns. Dili na ito. Sa man, dili pa buton, mangigil ka. Pero isa may nakasuway din nga, wala buta. Isoy ko kay si Kimuruglogo sa amo ko. Ako na nagipasagdan kay si Bojo ko haptos ni. Mubalik na siya. Mubalik. Sobra ang tubig balik. Then, ato, okay na siya. Naurang, nagtumpal na lang ba? Ato, pwede na to siya ng tangon. Kung tanong niyo, wala na yung tubig. So, do not apply ice directly to a burn. It can produce tissue ischemia. Okay?